Magandang araw po. Gagawa po tayo ngayon ng ube hopia. Narito po ang kompletong listahan ng ating mga ingredients. Nakasulat din po siya sa ating description box. Ang una nating gagawin ay ang kanyang filling. Dito sa ating bowl, pagsamasamahin lang natin ang tubig, mantika, asukal, at ang ating ube flavor. Pagkatapos natin pagsamasamahin, haluin lang natin hanggang malusaw ang asukal. So kapag nahalo na natin, lagyan na natin ang ating harina. At kapag nailagay na natin ang harina, haluin ulit natin hanggang parang maging paste ang kanyang texture. So ang next step, magbudbud tayo ng 2 grams na asin. Ang purpose ng asin na to ay para ma-enhance ang lasa ng ating filling. Ayan, kapag nailagay na natin ang asin, ilagay na rin natin ang ube halaya. Maglagay lang tayo ng 250 grams para lalong maglasa ang ube filling natin para sa ating hopia. Haluin lang natin hanggang maihalo ng maayos ang ating ube halaya. At kapag nahalo na natin ang ating filling, iset aside lang natin at pagkatapos, gawin na natin ang kanyang inner dough. Sa ating mixing bowl, pagsamahin lang natin ang all-purpose flour at ang ating unsalted butter. Dapat ang butter natin ay napalambot na. Haluin lang natin manually hanggang sa parang maging dough ng cookies ang kanyang texture. Pag ganito na ang kanyang texture, itabi lang natin pagkatapos umpisahan na natin gawin ang kanyang pabalat o outer dough. Dito sa ating bowl, ilagay lang natin lahat ng sangkap. Buhos natin ang flour, sugar, salt, vegetable oil, at ang ating tubig. Kapag napagsama-sama na natin lahat, haluin lang natin siya hanggang sa mabuo. Hindi natin kailangan pakinisin to, guys. Pag ganito na ang kanyang texture, ilipat na natin siya sa ating working table. Pero bago natin ilipat, magdusting lang muna tayo sa ating lamesa. So ang next step natin, balaparin lang natin. Pagkatapos, ilagay na natin ang ating inner dough o ang pinasa nating butter at flour. Ayan, pagkatapos, ibalot lang natin siya. Ayan, kapag naibalot na natin, i-rest lang muna natin siya ng 5 to 10 minutes bago natin ulit palaparin. So ayan, kapag na-rest na natin, palaparin lang muna natin hanggang 5 mm ang kapal. So ayan, kapag napalapad na natin, i-roll na natin. Kapag na-roll na natin, pahabain lang natin ng kaunti. Pagkatapos, i-rest ulit natin ng 5 minutes bago natin putulin. Putulin natin siya ng 30 grams bawat isa. So ang next step natin,
palaparin lang natin isa-isa. Ayan, kapag napalapad na natin, ilagay na natin ang kanyang filling, 40 to 50 grams bawat isa. Ibalot na natin ang kanyang filling. Pagkatapos, i-arrange natin sa ating tray. Bago natin lutuin, i-brush muna natin ng egg wash ang ibabaw. Lutuin natin siya sa temperature na 220 degrees Celsius, 20 to 25 minutes. So ayan guys, luto na ang ating obe hopia. Kapag nagustuhan mo ang recipe ko, paki-likes naman po at paki-share para naman po matuto ang iba. Bago tayo matapos, shoutout ko lang ang aking mga kaibigang vlogger sa Basics TV, Ladybug Kitchen at Panaderong Madiskarte. Paki-follow din po ang kanilang account. Maraming salamat po.